gamugamo na parang sanga, seahorse na mukhang seaweeds, oh, wow, at butike na nagiging invisible. Ilan lang yan sa mga hayop na tampok sa ating video. Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 20 hayop na may pinakaastig na camouflage. Simple lang naman ang batas ng kalikasan. Eat or be eaten. Ang camouflage o pagbabalat kayo ay isang depensa o taktika na ginagawa ng marami para itago nila ang sarili sa kulay ng paligid. Itinatago nila ang kanilang lokasyon, pagkakakilanlan at maski ang pagkilos para hindi sila makain ng mas malaking hayop o di kaya ay upang makahuli ng makakain. Bago ang lahat, siguraduhin mo munang nakapag-subscribe ka na sa Free Thinking Pinoy Channel. I-click mo na rin ang bell button para updated ka sa mga bago kong videos. Ako nga pala si Nomer at tara, umpisahan na natin. Isang magandang halimbawa ng paggamit ng camouflage ay matatagpuan sa mainit na kapatagan ng Africa. Ito ang mga impala. Maliban sa sobrang bilis tumakbo, meron pa silang isang superpowers. Ang balat at buhok ng impala ay kasing kulay ng madilaw na buhangin at humahalo sa kulay ng natutuyong damo. Ang larawan na kinunan sa Africa ay isang patunay kung gaano ka-epektibo ang camouflage. Sige nga, kaya mo bang bilangin kung ilang impala ang nasa picture? Maski ang matatapang na predators ay may kakayanang makapag-camouflage, ang maging invisible ay hindi lang nagagamit bilang depensa. Ginagamit din ito upang makapatay. Ito ang isang teknik na bihasana ang mga leopard. Napakaganda at elegante ng kanilang balat pero huwag kang papalin lang. Kahit tirik ang araw, kaya nilang mag-camouflage sa paligid. Huli na ang lahat sa baboon bago pa niya malaman na siya na pala ang nasa menu. Ang camouflage ay mabuting sandata sa kalaban pero malupit na kaaway. Para makahuli ng pagkain, ang camouflage ay paboritong gamitin ng mga gaboon viper. Bilang ambush predator, kaya nilang maghintay ng matagal. Sa sobrang bisa ng kanilang camouflage, maski ang tiyong dahon ay kawangis na ng kanilang balat. Kahit sinong nilalang na may malinaw na paningin ay hindi basta-basta mapapansin na katabi na pala nila ang makamandag na gaboon viper. Ang camouflage ay isang mabisang paraan para makahuli ng maiilap na pagkain. Sa desyerto kung saan napakahirap makahuli ng pagkain, kailangan ng mga sand viper ang makapag-camouflage. Pagkatapos nila ibaon ang kanilang sarili, tanging ulo lang nila ang nakalitaw. Sa galing ng kanilang camouflage, hindi na namamalayan ng butiki na may viper na palang naghihintay sa kanilang maling galaw. Ah, kawawa naman. Maraming mukha at anyo ang camouflage. Para mas lalo mong maintindihan ang ibig kong sabihin, dapat mong makilala ang mga willow ptarmigan. Isa lang sila sa kakaunting hayop na mayroong seasonal coat color molting. Ibig sabihin, nag-iiba-iba ang anyo ng kanilang balahibo depende sa panahon. Tuwing summer, kulay lupa ang kanilang katawan. Tuwing taglamig, nagmimistula silang malambot na bulak sa kaputian. At tuwing tagsibol, magkahalong puti at brown ang kanilang katawan. Isa pang hayop na may ganitong abilidad ay ang mga Arctic fox. Kaya nilang magpalit ng anyo. Tuwing summer, kulay brown ang kanilang buhok at mukha silang gusgusing aso. Pero pagsapit ng taglamig, nagiging kulay puti ang kanilang buhok. Tingnan mo, ang cute! Sa sobrang astig ng kanilang camouflage, kahit tumabi sila sa kumpol ng mga manika, mapagkakamalan mo silang stuffed toys. Ang isa pang hayop na may seasonal coat color molting ay ang mga Arctic hare. Fashionista ang mga kunehong ito dahil meron silang winter collection, summer collection, at spring collection. Kailangan ng mga kuneho ang makapag-adapt sa pabago-bagong panahon dahil paborito silang kainin ng mas malalaking hayop gaya ng gray wolf at wildcat. Dahil sa kanilang pabago-bagong kulay ng buhok, mabilis silang nakakapag-camouflage sa lupa, balot man ito ng damo o ng niyebe.
Ang pagpapalit ng kulay ay hindi lang ginagamit bilang depensa sa mga kalaban. Ginagamit din ito bilang komunikasyon. Ito ang mga chameleon. Kaya nilang magpalit ng kulay ng balat sa loob lang ng 20 seconds. Sa tuwing nagagalit sila, kulay pula ang mga chameleon. Kulay abo ang mga ito sa tuwing naiinitan. Kapag kaharap nila ang kanilang natitipuhang chameleon, maputla ang kulay nito at maitim sila sa tuwing kinakabahan. Mahirap pala maging chameleon dahil hindi mo kayang itago ang tunay mong nararamdaman. Maski ang mga butike ay natuto na rin gumamit ng camouflage. Ito ang mga leaf-tailed gecko. Makikita sila sa bansang Madagascar. Sa sobrang galing ng kanilang camouflage, kaya nilang gayahin maski ang kulay ng lumot sa kahoy. Dahil dyan, hindi sila mabilis na nakikita ng mga predators o maski na ng mga tao. Ang mag-camouflage sa kahoy ay isang superpowers na sana meron ako noong estudyante pa ako. Ang saya siguro kung kaya kong mag-camouflage sa kahoy na lamesa para hindi ako makita ni teacher tuwing class recitation. Ang mga grade 3 frog ang isang hayop na hindi na ata kailangan pa ng camouflage dahil sa kanilang kakyutan. Bakit pa ba sila nagtatago? Tingnan mo, ang cute, no? Mukha silang ipot ng manok. Kung tutuusin, ang mga palaka ay walang matigas na armor at matulis na ipin kaya umaasa lang sila sa camouflage bilang first line of defense. Ang hindi nila alam, maski ang mga predatory birds ay gumagamit din ng camouflage para makahanap ng makakain. Nasa kalahati na tayo ng listahan. Sana ay marami-rami ka nang nakuhang libreng impormasyon. Alam mo kung ano pa ang libre? Mag-subscribe sa channel ko. Pindutin lang ang subscribe button sa ibaba ng video at bigyan mo na rin ako ng thumbs up. Sige na, libre lang naman ang subscription eh. Please! Ang pinakabihasa sa larangan ito ay ang mga kuwago. Halos lahat ng klase ng kuwago ay nakapag-adapt sa kulay ng kahoy kung saan sila nakatira. Ang mga kuwago ay nocturnal at aktibo tuwing gabi. Sa umaga, mas gusto lang nila magpahinga at bumagay sa kulay ng paligid para makapag-camouflage. Ang mga hayop sa lupa ay hindi maikakaila na kahanga-hanga sa larangan ng camouflage pero kung gusto mong makakita ng mas astig, kailangan nating pumunta sa karagatan. Ito ang mga leafy sea dragon. Isa itong klase ng seahorse na makikita sa Australia. Kung hindi ka attentive sa pagtingin, aakalain mong lumulutang lang na seaweed o halamang dagat. Hindi ako sure kung ginagaya nila ang mga halaman. Mas mukha kasi silang lumulutang na basura. Dahil sa ganda ng kanilang dekorasyon, madalas silang hinuhuli sa dagat para ibenta bilang exotic pet. Nagriresulta ito sa kanilang pagkaubos. Mukhang hindi ata effective sa mga tao ang kanilang camouflage. Ang isa pang seahorse na kabibiliban mo ay ang pygmy seahorse. May kita ito sa Pilipinas at karatig na bansa. Good luck na lang kung kaya mo itong maispatan dahil sa galing ng kanilang camouflage. Nitong 1970 lang sila na diskubre. Maliban sa camouflage, sobrang liit lang ng mga seahorse na to. Ang isa pang hayop na lately lang na discover ay ang mga mimic octopus. Kaya nito magpalit-palit ng kulay sa isang iglap. Maliban sa camouflage, kaya din nilang manggaya ng iba't ibang hayop. Andiyan ang lionfish. Sisiw lang sa kanila gayahin ang makamandag na sea snake. Dahil sa kanilang husay sa pag-disguise at pag-camouflage, nitong 1998 lang sila na-diskubre. Sa bisa ng camouflage para sa survival rate ng isang hayop, marami ang pilit na ginagaya ang ipinagbabawal na technique. Isa na dyan ay ang decorator crab. Para makatago sa mga predator, sila na ang voluntaryong naglalagay ng purloloy sa kanilang katawan. Maliban sa pag-camouflage, nagagamit pa nila ang dekorasyon bilang self-defense sa mga predator. Dahil dito, nagmumukha silang nakakatakot. Perhaps ang pinakabeterano na ata pagdating sa larangan ito ay ang mga insekto. Gaya na lang ng mga crab spider, dahil sa kanilang kulay, mabilis silang nakakapagtago sa bulaklak. Estilo nila ang mag-abang ng insekto na dadapo sa bulaklak para sa nectar. Kung meron mang insekto na magkamali, yun na ang katapusan nila.
Ang mga crab spider ang ilan sa mga paborito kong insekto dahil na rin sa ganda nito. Pero meron ding mga insekto na kakahangaan mo sa kakaiba nitong camouflage. Sila ang mga buff-tip moth. Sa unang tingin, aakalain mong isa itong nabaling sanga. Pero kung pagmamasdan, marirealize mo na isa pala itong gamugamo. May kita lang ito sa Europa at East Asia kaya wala nito sa Pilipinas. Ang galing, di ba? Para talaga silang nabaling sanga. Isa na ata ito sa bucket list ko ng mga insektong gusto kong makita. Ang isa pang insekto na lodi sa camouflage ay ang mga stick insect. Hindi tulad ng mga buff tip, ang Pilipinas ay mayaman sa insektong ito. Sa sobrang galing ng kanilang camouflage, halos imposible mo na silang makita. Maski ang paggalaw ng sanga ay ginagaya na din nila. Ito ang nilalang na nasa God level na ang camouflage. Kung mayroong insektong kahoy, ito naman ang insektong dahon. Sila ang mga dry leaf mantis. Marami din ito sa Pilipinas. Kaya nilang gayahin ang anyo ng natutuyong dahon maski ang natatastas na dulo ng dahon. Dahil sa kanilang kakaibang anyo, madalas itong hinuhuli para gawing exotic pet. Ang tatapos sa ating listahan ay ang mga baron caterpillar. Sa galing ng kanilang camouflage, aakalain mong parte ito ng dahon. Marami nito sa puno ng mangga dito sa Pinas. Maliban na lang sa kanilang camouflage, ang kanilang buhok ay nagtataglay ng lason kaya iwasan mong makahawak nito. There you have it guys, natapos na natin ang listahan. Alin sa mga hayop na to ang nagustuhan mo? I-comment mo sa baba ang animals na hindi ko na isama sa listahan. Promise, magre-reply ako as soon as possible. Sana ay kinapulutan mo ito ng bagong kaalaman na pwede mong i-share sa iyong mga kaibigan at pamilya. Salamat sa iyong panunood. Now see you guys on my next video. The FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!